What's up mga ka-angler, Reg Fishing TV. Welcome back once again sa aking YouTube channel. Bali, andito ulit tayo sa may Dasol, Pangasinan para sa ating live fishing adventure. And sa vlog na to, pag-uusapan din natin yung mga dapat yung gawin para hindi kayo ma-zero sa inyong mga fishing spot. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! So ayan, bali naka-setup na tayo gamit ang ating light setup. So ayan yung mga kasama natin, nakahuli na oh, bugao. So ayun na guys, anong dapat mong gawin para hindi ka ma-zero sa iyong fishing spot? So ito yung pinakauna kong tip. Kung pumunta kayo sa isang spot, dapat alamin nyo kung ano yung condition ng fishing spot. What I mean to say is, alamin nyo kung saan yung mga structures. Kasi kung saan yung structures, probability, andun yung mga isda. So yun ang pinakauna kong tip. So kunyari, dito sa spot na to, since alam ko na kung saan yung structures, dito lang, so lulusungin ko, doon ako magkakast. Kasi 90% andun yung mga isda sa structures. So ayan, lusungin natin para maabot ng ating casting. Pero ayan, mag first cast tayo sa may structures doon, no? Yun. So as usual, yung gamit ko na ano is nasa, uy, no? Sabi ko sa inyo, fish on agad, no? Uy, ayan, maliit na cigar rest to. Ayan, no? First cast natin, sabi ko sa inyo, ayan, no? Andun kasi yung structures, eh. So ayan, fish on agad tayo. So yun ang kagandahan din ng pag high tide, medyo malapit din sila sa gilid. Uy, ano to? Uy, ano siya? Emperor fish na maliit. First catch of the day! Ayan guys, emperor fish. So, na-prove natin yung ating theory na first na kung saan yung structures, may isda. So ayun, maliit nga lang. So syempre, release natin to. Second na tip ko is using the right bait or yung lure. So bawat condition ng fishing spot may naayon na ano na fishing lure na gamitin early in the morning at saka late in the afternoon, which alam ko na active yung mga isda. Ang ginagamit kong lure is yung chase bait. So ano ba yung chase bait? Yun, ito yung mga mabibilis na ano na lures, mabilis mo siya laruin, gaya ng jerk bait, maganyan. Yan ang mga chase bait. So, pag nasa feeding mode kasi yung mga isda, kahit mabilis na lure ang gamitin mo, talagang kakagatin yan. Paano naman pag hindi active yung mga isda? So, gamit kayo ng ano, mga lures na slow type nyo laruin, gaya ng soft lure. So, yun, finesse type of fishing yun, slow type of fishing. So, isa yun sa magandang gamitin na lure pag hindi kumakagat yung mga isda. O kaya yung mga lures na malalaro nyo sa ilalim, gaya ng metal jigs, ayan, malalaro nyo sa ilalim yun. And syempre, ganun din sa ano, kung ano yung isdang target mo. For example, bottom feeder yung target mong isda, syempre gamit ka ng lure na maabot yung ilalim. Okay, kung top feeder naman, gamit ka ng lures na pang ibabaw, gaya ng mga top water lures, poppers, something ganun para sa mga trivali. Ganun guys. Pag lapo-lapo, mostly sa ilalim ng strike niyan, kaya gamit ka ng mga lures na umiilalim. Gaya ng soft lure, metal jigs, ito jerkbait na sinking, mga ganun bagay. Yun. Medyo palubugin natin konti para abot niya yung, ayun oh, may structures na. Ayun, nakawala sa structures. Abangan nyo, ayun oh, sabi ko sa inyo, may strike na. So yun ang kagandaan guys pag tumatama sa structure. Natitrigger yung strike. So yun ang isang tip guys. Another tip na naman. So patamain nyo sa structures guys, huwag kayong matakot. Pag mga halaman lang naman yung structures dyan is ano yan eh, hindi naman ano yung lure nyo. So yun, nahuli natin tong isda dahil doon. So tumama siya sa may halaman, so pinap ko yung aking rod, so nakawala yung lure. Ayun, may na-trigger na strike. Pag hindi rin kayo risk taker, hindi rin kayo makakahuli kung panay-ibabaw lang yung pinapalangin yung lure nyo. Hindi kayo makakahuli. So, subukan nyo rin na palubugin yung lure nyo at sasabitin sa halaman. Matatansya mo naman yan eh. Pag hinagisan mo ng hinagisan, matatansya mo yung drop nya. So, pag-agis yung ganyan, magbilang kayo o ilang segundo bago siya satama sa may mga structures.
So, i-retrieve nyo na. Pagayon ng 3 seconds ko pinalubog. Ayun. So, alam ko na na 3 seconds, lubog na yung aking lure sa mga structures. So, i-retrieve ko na. Kasi pag hindi mo i-retrieve, baka tumama pa sa kung saan. Sa bato, di sasabit ka. So, ayun. Once again, ang ating second catch. So, patamaan nyo lang sa structures. Ayun. Release na siya. Check nyo din yung langoy ng lure nyo kung maganda bago nyo gamitin. Okay, baka naman nakatagilid siya, ganyan, or hindi siya lumalangoy ng maayos para ma-strikean kayo. Kasi kahit gamit niyo yung tamang lure, kung hindi maganda rin naman yung langoy niya, possibility, less yung isda na kakagat. So question, Reg, what if yun, nahanap ko ng structures, tapos sinagisan ko, wala pa rin kumakagat. Okay? So ang next na gagawin mo guys, pag walang kumakagat, is magpalit ka ng kulay ng lure na ginagamit mo. Ayan, so palit-palit ka lang ng kulay. Malay mo yung kulay ng lure na ginagamit mo is ayaw kagatin. So yun ang another tip. So kung nagpalit ka na ng kulay, wala pa rin kumakagat. So anong next na gagawin mo? Mag-downsize ka ng lure. Yun, gamit ka ng mas maliliit. Ayun, may structures na dito. Malay mo kasi yung spot mo is maliliit din yung mga isda. So, possibility, hindi rin nila makagat yung malaki na lure mo. So, ayun, mag-downsize. So, ayun, oops. Check, ayun, baka sumabit yung lure natin. Hindi natin kabisado kung ano yung structures niya. Ayun, official. Oops, may bite tayo. Meron ba siya? So, ayun, may bite ako. Andito ata siya, andito pa siya. Ayun o, oh, andito nga. Uy, Nora, uy, may kasama pa siya, sumusunod o. Oh. Uy, din o. Oh. Nora, sana yung malaking ganito guys o. Oh. Uy, matanggal na sa buwangan na. Oh. Ayun, maliit lang siya guys, ang ating third fish today. So ayun guys, i-release natin ito. Kasi maliit. Okay, yun. So, sana nga tayo guys, ayun, mag-downsize ng lure, magpalit ng kulay ng lure. So, ayun. And next is, what if wala pa rin kumakagat, nagpalit ka na ng kulay ng lure, nag-downsize ka na ng lure, anong gagawin mo? It's time for you to change yung lure, klase ng lure na ginagamit mo. So, kung gumagamit ka ng chase bait, gamit ka ng slower type ng lure, kaya ng soft bait o ayan, fish on, mas malaki to ah. Oops, wait lang ah, parang mas good size to. Ay, lapu-lapu, maliit. So ayan, so tingnan nyo guys, nahanap natin yung structures, 90% may isda. Ayan, kaya nakakalan tayo, kaso maliliit. Oops, tanggalin natin. So, release natin ulit. Ayun, ulit na lapu-lapu. Yung yellow tail snapper sana. So, ayun na, gamit kayo ng iba't ibang klase ng lure para matarget niyo yung mga strike zone. Sa bottom, sa middle, at saka sa ibabaw. So, what if nagpalit ka na ng lure, nag-downsize ka na, nagpalit-palit ka na ng kulay, pero wala pa rin. Yan. Ano ang gagawin mo next? It's time for you to change yung klase ng retrieve mo. So, pwede mong bilisan, bagalan, sa middle lang. So try nyo lang kung saan sila kakagat. Nag-change ako ng setup kasi yung light setup natin may problema yung reel nya. So ito, nagpalit ako ng medium light. So ayan, fishing ulit natin. Itong kasama natin nagbubugaong fishing. Ato Ducktail. Ayun, pishon. Pishon, ano kaya to? Uy! What's this? Uy, bugaong. Ay, hindi. Ay, yung ano. Nakalimutan ko na ang pangalan nito. Maliit lang. Yung parang ras na snapper. Ayun, guys. No? So, pang ilan na natin to? Pang anim. Pero small sizes yung nahuli natin ngayon, guys. No? So, ayun, guys. No? So, release na naman to.
It's your lucky day, boy. Ayan guys, ang ating pang-anim na huli. First sa ating medium light. So, release ulit. So, ayan na nga. Saan na nga ba tayo, guys? So, ayan na nga. Palit lang kulay. Palit ng lure. Palit ng size. At saka yung retrieve. Ayan pa, nasa retrieve tayo. So, palitan nyo lang ang retrieve nyo. Kung wala pa rin kumakagat. So, ayan. It's time na lumipat na ng location. O, lipat ng spot pag nagawa nyo na lahat ng nabanggit natin. So, pag lipat nyo ng spot, ganun ulit ang gagawin nyo. Starting sa una natin na diniscuss. So, ganun lang ang technique, guys, para hindi kayo ma-zero. So, huwag kayong ma-frustrate agad, ha? Since pumunta kayo sa spot, tapos wala kayong nahuli. Na-frustrate ka na agad. Hindi dapat. Gawin mo muna lahat yung mga nabanggit na tips. Kung talagang wala, then lipat ka na ng spot. Ayun guys, sa mga beginner dyan na laging nasi-zero, I hope makatulong tong video natin sa inyo para makahuli naman kayo. So, ang gawin lang natin is mag-fishing-fishing lang. Lipat-lipat ng spot. Maluwang to eh. So, let me know guys kung ano yung adjustment na ginagawa nyo pag hindi kayo nakakahuli. Just comment down below. So, malis na ako dun, guys. Daming jellyfish na malalaki. Fishing na lang namin dito sa gilid, oh, papunta dun. Targetin natin yung mga bugaong dito sa gilid. Yan lang, parang black-black na yan. Naipon na halaman. Diyan nakatago yung mga... Ayun, bugaong, oh. Bugaong! Ayun na nga ito, bugaong na ito. Sabi ko na nga ba, uy! Bugaong to, bugaong! Sarap ng laban niya. Uy! Bugaong! Uy, good size po. First grunter fish. Ang ating pang-pitong huli. Second sa ating medium light setup. Bugaong! Oops! Ayun o, may strike tayo. Ayun, fishing! Ah, come on! Ayun o, another bugaong! Yes, sir! Ay, another bugaong frenzy! Ayun guys, oh. Uy, gutom na gutom ah. Gutom na gutom! Yan, pang walo na natin, dalawang bugaong. Tara natin kung may mas malaki pa. Pang dalawang beses niya in-strike eh. Nung una, hindi niya nakuha. Oh, baka naman, ma-strike tayo. Ma-strike tayo. Ayun, pishon! Sinaluan naman. Oh, another bugaong. Talang gutom yung mga bugaong dito ah. Ayun guys, oh. Pag strike na, sinundan niya na naman. Naka and ating bugaong na naman sa bugaong yung nahuli natin sa gilid. First strike na hindi nakuha, second strike nakuha na niya. So ganun yung strike natin ng bugaong. Sa second strike nila kin nakukuha. Ayun, pishon. Ayun na to. Uy, good size to ah. Malakas yung laban na. Malakas yung laban. Uy, ang dami yung humahabol. Ang dami yung kasama humahabol. Nagaduda! Lima! Lima! Ayan! Bugaong na naman! Alright! So, pang ilan na natin to? Hindi ko na alam. Pang sampung isda na ata. So, bugaong. Ang dami niyang kasamang bugaong na humahabol. So, ayan. Another bugaong, guys! Technique natin. Yung pattern na ginagawa ko. Pinapalubog at saka ako nire-retrieve.
Tapos naghanap ako ng structure, yung mga halaman. Doon po hinahagisa yun, may mga bugaong laman. Bugaong fighter. Ayan, good size na bugaong. So malaki-laki din to. Ayan, may strike tayo yun, Pishon. Pishon! Sa gilid lang talaga sila. Dito ka! Uy! Yes, sir! Ayan guys, oh. Another bugaong. So, tinira ko lang sa gilid. Meron kasi akong nakikita dito sa gilid na maliliit. So, ginilid ko lang siya. Ayan, kumagat yun. So, gilidin ulit natin. Ayan lang, oh. Ayun, strike na naman. Ayun, pishon! Andun sila, uy! He's running! Uy! Uy! Ayun na naman! He's running! Back to back yun, guys, oh. Back to back! Nabugaong! So ayan ang back-to-back bugaong natin. Chill. Tara, balik na tayo dun guys. Fishing natin pabalik. Since then, mag-alas 12 na. So magla-lunch kami. O yun, may strike tayo. Ayun, fishing! May pabul. May pabul. Nice na, ayun. May pahabol na bugaong. Ayun guys, balik at tapos namin mag lunch break. Andito kami ngayon sa may Lookup Alaminos. So umalis na kami dun sa Dasol. Since magbe-bait and wait pa yung ating makasama. So dito ang gusto nilang pag-fishingan. So I guess dito ko natatapusin yung vlog na to. And I hope may natutunan na naman kayo. Lalong-lalo na sa malaging nasi-zero dyan. So basta sundin nyo lang yung mga napanood nyo sa ating vlog. And I'm sure hindi na kayo masisiro, lagi kayong may strikean. So thank you once again for watching and see you on my next vlog.